Araw sa inyo mga sir, kumusta kayo? Maraming salamat nga pala sa pagdalaw niyo sa aking channel. Ito, may tanggap ako dito na TCL. Yan, LED TV ito na 32 inches. Ito nga pala sir, ay naka-plug in na ito. Ayan no, para makita niyo na kung ano ang problema ng unit na ito. Ayan, may guhit siya oh. Tsaka okay naman ang backlight nito kasi nga ayan no, nakikita natin yung kanyang bar lines. Ito, i-reflect natin para ma-ano natin yung backlight niya. Ayan mga sir, wala tayong problema sa backlight, okay naman. So ang problema natin, ayan, wala tayong display. At pagkatapos ito, mayroon tayong ayan, no, guhit. Ito, unplug ko muna, buksan ko ito. Pagkatapos siguro i-trouble ko na lang ito para i-share ko na lang sa inyo kung ano ang problema sa ganitong trouble. Ito mga sir, ito, patayin ko lang muna. Ito mga sir, nabuksan na natin ang unit. Ito yung kanyang pinaka-driving board na ginamit dito. Ayan no, hybrid na board ito. Ayan. At saka ito naman yung kanyang top board. Ayan mga sir, napakaliit lang ng top board nito. Ito siguro bagong labas ito or bagong ano ito, model. Ayan. At saka yung model number nga pala nito. Ito, pakita ko lang sa inyo. Ayan mga sir, yung takip niya sa likod. Ayan, TCL. Model number 32 is 5200. Ayan. Ito mga sir, pakita ko lang sa inyo yung sistema ng board nito. Ayan mga sir, dito sa kanyang main board, dito na rin yung kanyang pinaka-tikon. Yung sa iba kasi na unit, hiwalay yung tikon board. Pero dito sa kanya, ayan, pinagsama sa isang main board. Main board ito, dito na rin yung kanyang pinaka-tikon. At saka yun mga sir, kung napansin nyo, itong kanyang DC-DC na ito, wala tayong makita dyan na test point. Ayan, walang naka-indicate na test point dyan. So ang ginawa natin dyan, dyan lang tayo nag-reading sa kanyang mga coil, sa kanyang kapasitor na yan, na malaman natin yung mga voltage na kailangan ng unit na ito. So ang resulta naman mga sir, kumpleto naman, mayroon tayong BGH, mayroon tayong BGL, EBDD, BCOM, lahat ng mga voltage na requirement, okay naman. Wala naman problema sa kanyang DC-DC. Lahat naman ay mayroong boltahe. So, ang gawin natin dito mga sir, dito, balik tayo dito sa top board. Bali, dito tayo mag-focus. So, mga sir, dito tayo sa ano sa kanyang tikon board. Dito na lang tayo mag-focus kasi doon, okay naman doon. Wala tayong nakita na may problema doon. Dito tayo sa kanyang top board. Yan nga pala, nakiskis ko na yan. At saka dito sa kabila. Hinanap ko kasi yung mga signal niya na papunta sa ating panel. Yan mga sir, kasi yan, kung nakita nyo may mga kiss-kiss na yan, pero nagdadalawang isip ako magputol dyan kasi nga naisip ko kasi na yung kanyang DC-DC naman wala namang problema sa mga supply, kumpleto naman lahat, so nag-aalangan ako magputol ng mga signal. Kaya ang ginawa natin dyan mga sir, ito, may naka-indicate dito na LC1 at saka LC2. Ayan, dito naman na may label naman ito, so nagbago isip ko, unahin ko muna yung LC1 at saka LC2 bago tayo mag-proceed sa mga signal. Bali yung muna ang ginawa. Ito, focus ko lang. Ito mga sir, ayan, baka kita nyo na yan. Yan yung kanyang mga signal. Ito yung mga, itong nakasulat dito, na dito sa baba. Yung ibig sabihin nito, dito sa baba na ano, ayan o, yung mga bilog-bilog na yan, yung mga dot na yan. Ang ibig sabihin yan, ito yon, ito yung nakasulat dito. At saka yung sa taas naman, kung ano ang nakasulat dito sa bandang itaas niya, ganun din dito yung sa itaas naman ng mga dot na ito. Ito mga sir, yan, kung napapansin nyo, may kiss-kiss na yan yung mga signal niya. Yung kanyang CK1, CK2, CK3, ayan, hanggang sa CK6, ayan, may kiss-kiss na yan. Pero hindi ko tinuloy ang pag-cut yan kasi nagdadalawang isip ako dahil naisip ko kasi na may voltahe naman yung kanyang BGH, ganun din kanyang BGL, EBDDB, kung wala naman tayong problema doon sa kanyang mga voltage out. So kaya nagbago isip ko, ang ginawa natin dito, ito ang inuna natin pinotol, ang kanyang ano, ito, yung kanyang LC1 at saka ang, yung dito sa baba na isa na dot, LC2. Ito mga sir, putol na ito, ito ipakita ko lang sa inyo. Ito, naka-buzzer mode tayo. Ito mga sir, yung kanyang LC1. Yan. Tsaka dito sa taas. Ayan mga sir, putol na yan. At saka yung kanyang LC2 naman, ito. At saka dito sa baba, ayan, putol na rin yan. Yan. At saka itong sa taas, ayan, connected pa ito. Hindi natin naputol yan. Ayan, oh. Yan. Yan. Tapos ito, yung sa taas ulit.
Ayan mga sir. Yan. So, ang ginawa natin dyan, ito lang ang naputol natin. Itong kanyang LC1 at saka LC2. Ayan mga sir, ito. Try natin i-plug in. Try muna natin kung okay na ba ito. Pero kanina, na-try ko na ito. Okay naman. Pero ito, ipakita ko lang sa inyo na kung anong resulta sa ginawa natin. Kasi nga ito, na-trouble ko na ito bago ko i-reveal sa inyo para hindi naman yung haba yung video natin. Ito, direct to point lang tayo. Ang importante, yun, malaman nyo kung ano ang dahilan sa ganun na trouble. Ito mga sir, pakita ko sa inyo ang resulta sa ginawa natin. Ito mga sir, power on ko lang. Naka-plug in na yan. Dito tayo sa kanyang backlight. Ayan na, umilaw na kanyang backlight. Oh. Ayan. Ayan mga sir, ito, angat natin. Kung ano na yung resulta nito. Yan, lumabas na yung kanyang display na TCL. Ito, masyado tayong ano, naka-zoom. Ito, anuin ko lang. Ayan mga sir, lumabas na yung kanyang Android na display. Yan. Ito mga sir, natin ito, final test natin. Kasi ayan, nakita nyo naman na ayan, lumabas na yung kanyang display na TCL at saka yung kanyang Android. Ayan, naglo-loading na siya. Pero ito, i-ano muna natin ito. Patayuin ko para malagyan natin ng cable at saka maipakita ko sa inyo kung okay na ba ito talaga ito. Wala nang mga kung ano-ano na problema pa. Ito mga sir, ano ko lang. Asimple ko lang muna ito. Ito mga sir, natakpan na natin. Binalik na natin yung kanyang takip sa likuran at saka ganun din yung kanyang paa. Ayan, may mga paa na yan. At saka ito nga pala, may ipakita lang ako sa inyo. Ito kasi yung kanyang manual, isa lang. Ito, power on lang. Wala itong manual na pindutan para sa kanyang channel at saka sa volume. Bali, ito lang yung kanyang pinaka-manual, yung kanyang power on lang. At saka ito mga sir, hindi natin ito matisting na maglipat-lipat ng channel. Bali, ang gawin lang natin, i-power on natin ito. At saka kung ano yung channel, baka yun lang siguro yung may ipakita sa inyo. Kasi ito nga, wala itong manual, wala din itong remote. Hindi dala ng may-ari. Maski dito sa baba, mga sir, wala tayong makita niya na manual. Inikot-ikot ko na itong unit na ito. Wala talaga itong manual na pindutan. Bali, ito lang talaga, nag-iisa lang. Ito yung kanyang power on lang talaga ang mayroon. Ito mga sir, iharap ko ito. Lagyan natin ng cable para ito, final test na tayo. Ito mga sir, plug in ko lang. Final test tayo. Power on ko lang dito sa kanyang manual. Wala kasi itong remote. Ayan mga sir, lumabas na yung kanyang logo na TCL. Antayin lang natin. Ayan, medyo matagal yung kanyang display. Ito, pause ko lang muna para hindi haba yung video natin. Ayan mga sir, Android TV, loading pa lang. Ayan, naglo-loading pa lang ito. Ayun na mga sir, ayun na, may picture niya ito. Di lang natin mapindot ito. Kasi yun lang yung manual niya. Power lang talaga. Ayan, yan lang yung channel na may pakita ko sa inyo. At saka ganun din yung kanyang volume, di natin matisting. Ayan o. Ayan. Ayun lang mga sir, hanggang dito na lang. Maraming salamat nga pala sa oras nyo. Sana makatulong ito sa inyo, itong ginawa nating video. Ayan, mag-iingat na lang kayo lagi. God bless na lang sa inyong lahat. Kung nakabenefit kayo, pahingin na lang ng like at saka subscribe. Bye-bye.